Good day, class. Today we are going to have an activity and it is entitled The Circle. Okay, so we will be needing the following materials. We just need a bond paper and a ball pen. Okay, so what are we going to do? On your bond paper, draw a big circle. Again, the first thing that we are going to do is draw a big circle on a sheet of paper, like this. And then, after drawing a circle, you're going to draw a horizontal line separating the top and bottom of the circle. Lalagyan nyo lang ng hati sa gitna ng circle. You're going to put a horizontal line in the circle. Now, sa loob ng circle, ano po ang ilalagay natin? On the top of the circle, sa kalahating part, nasa taas na parte, you're going to write down all of the positive words or phrases that come to your mind when you are thinking of yourself or what other people have described you. Okay, ulitin natin. Sa taas na bahagi ng circle, isusulat po natin lahat ng mga positibong salita or mga phrases na maaaring pumasok sa isip ninyo pag ikaw ay nag-iisip patungkol sa iyong sarili at ano ba yung mga sinasabing positive sa iyo ng ibang tao. Paano ka ba nila dinidescribe? Are you, masipag? Hilarious, determined, considerate, okay, lahat ng mga magagandang words or positive words na sinasabi sa iyo ng mga tao. At maging ikaw, paano mo ba i-describe ang sarili mo positively? Yan po ang ilalagay natin sa itaas na bahagi ng ating bilog. Now, if you're done, doon naman tayo sa kalahating part, doon naman sa lower part ng circle, you are going to write naman, kabaliktaran ng positive words, dito naman ilalagay natin yung mga negative words and phrases that you can recall again. Yung mga naaalala ninyong mga negative words or phrases na maaaring naiisip mo pa rin hanggang ngayon at maaaring sa tingin mo yun ang mai-experience mo, na-experience mo as your present experience, make sure you include words that reflect the negative words that you have called yourself. Ano ba yung mga negative words na sinasabi mo minsan sa sarili mo? Meron ba? At ano ba yung mga negative din na mga sinasabi sa'yo ng iba? Yung mga phrases you have been called by others. Like for example, probably, sinabi ng iba sa iyo that you are not smart, that you are unattractive, na hindi ka worth it. So, yan po ang mga ilalagay natin dyan. Or ikaw, ano ba yung mga negative na sinasabi mo sa sarili mo? Yan po, ano? So, yan po ang ilalagay natin sa loob ng bilog. Now, let's have our reflection. When you finish writing in the circle, what do you think about yourself? And how did it feel to recall the positive words and memories associated with them? Ano ba yung pakiramdam na inaalala natin? Yung mga positibong salita at yung mga memories associated sa salitang ito. What about yung negative? Ano naman yung pakiramdam nung nire-recall mo yung mga negative? So probably, nasaktan ka, especially dun sa negative. Mabuti dun sa positive, possible na natuwa ka. You feel something good. Unlike kabaliktaran sa pag naaalala mo yung mga negative. Yes, okay. Next. What feelings are you evoking as you come across each one? Ano ba yung mga feeling na nagsisurface every time na
na-encounter mo yung mga words na yon? Ano ba yung mga feelings na associated sa mga negative and positive words na yon? Then take note of where each of these words came from. Sa ano ba yung pinanguhugutan, ano ba yung pinanggagalingan ng mga words na ito? Ito ba yung mga words na sinabi sa iyo ng iba? Yung especially dun tayo mag-focus sa negative words. Ito bang mga negative words na ito ay sinabi sa iyo ng iba? Or majority doon ikaw yung nagsabi? And kumusta yung relationship mo sa mga taong nagsabi sa iyo noon? Both positive and negative. Kumusta yung relationship mo with the ones who said positive things about you? And how's your relationship with those people who are telling negative words against you? So, maaaring hindi maganda yung relationship ninyo, or maaaring maganda yung relationship mo dahil itong taong nagsabi sa'yo ng negative na ito is yung taong pinagkakatiwalaan mo and taong hindi mo lubos akalain magsasabi sa iyo noon. Tama po ba? Is the word attached to a specific experience or memory? Ano? Sabihin, ito bang word na ito attached sa isang experience or sa isang memory? Kaya mo siya naisip, nailagay dyan? At ano ba yung nag-trigger sa'yo na isulat ito? Now, ito ba mga words na ito ay ikaw ba mismo ang may gawa o ito ay sinabi ng iba? So, ibig sabihin, yung mga words ba, both positive and negative words ba, ikaw ba ang nagsabi nito or gumawa nito or ito ay narinig mo sa iba? Dahil often, di ba, yung mga negative words or phrases are actually used internally to define ourselves. Na minsan, we put ourselves down. So, we are going to take account all of your feelings during this exercise. Now, we are going to have the reframing. Try natin baliktarin lahat ng mga sinabi niyong positive and negative. Pero sa activity na ito, itry natin i-reframe lahat ng mga negative na sinabi mo sa sarili mo. So, ibig sabihin, babalik na rin natin, i-reframe natin yung ano yung opposite ng sinabi mong negative. So, you're going to reframe the negative half of the circle for each word on the list. So, isa-isa yon. Kung ang sinulat mo ay 10 negative words and phrases, ibig sabihin 10 din ang i-reframe mo at i-rephrase mo into something positive. Okay? So, for example, if you put in the lower part of your circle or yung sa negative part that you are not worthy, so you can reframe that to kabaliktaran sa you're not worthy, you are valuable, you are important, you are loved. Okay, so mag-iisip tayo ng word na maaaring kabaliktaran. I-reframe natin yung word na yun, yung negative na yun, into something positive. Next. Okay, so maaaring yung iba sa inyo ay nahirapan, tama po ba ako, na mag-identify ng mga positive and negative words about yourself. At lalong-lalo na, nung mag-reframe na tayo ng mga words and the phrases na yon, mas naging mahirap para sa atin. Because actually, some people have an easier time seeing the glass half full while others see it as half empty. Therefore, napaka-importante na if we frame natin ang sarili natin in a way that gives us permission to grow and make mistakes. Such as, yun nga, giving yourself the ability to learn new things instead of calling yourself, example, stupid or not being aware. So, something negative. Tama po ba?
Now, the purpose actually of this exercise is to help you understand your thoughts and feelings about yourself. What is the content of your self-talk? How do you talk to yourself? Do you usually say something negative about yourself? Or ikaw ba yung tao na madalas na sinasabing okay lang yan? You are beautiful, you are worthy. So ikaw ba yung tao na positibo kung mag-isip? Now, with this activity, we were able, sabi ko nga, we are trying to teach you to have this habit of using positive self-talk instead of putting yourself down. Remember na napaka-importante ng conditioning, ano? Yung paano natin i-condition ang ating sarili na yung identity mo sa yung sarili ay something positive. You're going to identify yourself in a positive manner. But actually, believing in this, paniniwala na ganito ay talagang mahirap, ano? It really takes time. So make sure that after doing this activity, you also talk to your close friends or family to help you reframe your list. Especially kung ikaw mismo ay hindi makaisip ng tamang word kung paano mo gagawing positive yung negative self-talk mo. So, hihingi tayo ng tulong sa iba. Napaka-importante ng support system para mag-guide ka na mabawasan yung mga negative thoughts mo. This is very crucial. And dito naman sa school, definitely may mga support na maaari kaming mai-offer sa inyo. Kaming mga teachers ay nandito lang para suportahan kayo sa mga ganitong stages ng life natin. Diba? So we have to really to focus on giving ourselves permission to love who we are. Tama po ba? Kailangan talaga na alam mo kung paano mamahalin ang sarili mo. At ang pamamaraang ito, yung pagsasabi ng positibo patungkol sa ating sarili ay isang pamamaraan kung paano natin mamahalin ang ating sarili. And definitely I can say that this will really help you on your journey towards becoming a person you want to be someday. So with that, thank you so much for your sharing. Thank you so much for your participating. If you have questions or clarification, please tell me, ask me. So pwede pa nating ma-discuss further yung topic na to. So thank you so much and have a blessed day, everyone.